everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, yung update ng ating mga euphorbia dito sa ating Muting Harden. So after ng ulan, so tingnan natin guys kung ano yung mga nangyari sa ating mga plant. Kasi yung ating mga euphorbia ay matataas na at malalaki na po yung ating mga plants. So, tingnan na natin kung ano yung improvement, kung meron bang magandang nangyari, magandang epekto yung madalas na pag-uulan dito sa ating munting harden. So, eto guys, yung ating mga euphorbia, iba't ibang variety ng ating euphorbia. And then, meron din tayong iba't ibang gymnocalycium dito sa ibaba ng ating euphorbia. So, heto guys, yung ating crested euphorbia. So, yung ano natin, crested ay ano lang siya. Yung ordinary and din yung ating, heto yung ating mga cuttings, propagation. And then, yung ating ghosts, yan na sila guys, yung ating mga cuttings sa baba. So, yan, tingnan natin kung ano yung mga kaibahan before ng ating mga euphorbia. So, ito guys, yung ating na-graph. Ayan, so kung nakikita nyo po ay ayan, medyo gumanda na yung ating grafting, yung na-graft natin na crested euphorbia. So, dalawa to. Ayan, tinanim ko siya dyan kasi nasa loob yan siya dati dito. And then, yung iba ay hindi successful. Katulad nito, hindi siya successful. Ayan, sa napansin ko pag medyo matanda na yung puno ay hindi po kumakapit yung tinanim natin or dinugtong natin dito sa ating rootstock. So, heto siya guys, nahulog siya. Ayan, nahulog. So, pag ganito, ang ginagawa ko, tinatanim ko siya dito sa baba. Kasi ano naman to, dry. Dry na yung ating cuttings. So, katulad nito guys, yan. Ano na yan siya. Yung mga hindi naging successful na na-graph natin. So, tinatanim ko sila. Then, ano naman, nabubuhay yung ating mga plants. Yung ating mga cuttings. So, ganito lang. Minsan, pinapatong ko lang sila sa soil. Ganyan lang, mag-ano lang tayo, yung ibungkalin lang natin konti kasi medyo matigas yung lupa. So, ganito lang yung ginagawa ko pag hindi successful yung ating pag-graph. So, yan, tinatanim ko sila sa ano, sa ground, sa soil. So, heto yung ating mga mother plant. Yan, mga mother plant. Dito tayo kumukuha ng cuttings. So, last week, nag-try akong mag-graph. So, heto yung mga naging resulta. Hindi sila naging successful, guys. So, heto yung napansin ko pag medyo matanda na yung ating rootstock ay hindi po maganda ang naging resulta. So, heto guys, yung napakauna nating pinakauna nating nag-graph, ayan. So, nung isang araw, nakita siya ng husband ko na natumba. Ang ginawa niya, para hindi matamaan ang mga sasakyan. Ayan, nilagyan niya ng wire, ayan. Nilagyan niya ng wire doon, kinapit niya doon sa, vertical wall. So, medyo, na siya, nabigatan. So, ang gagawin ko ngayon, hintayin ko munang may araw na. Kasi pag nakat natin to na maulan, may posibilidad na magka-rat, magka-stem rot.
yung ating plan. So, inayaan ko muna siya dyan. Ayan, okay naman po yung ating plan. So, medyo, ayan, nabigatan po talaga yung ating rootstock. Medyo malaki na yung kanyang, ano, yung ating crested. So, heto guys, yung isa nating na graph before. So, ito naman po ay naipatong ko sa ghost. Anong tawag? Albo. Ayan. And then, heto din yung isa. Tatlo sila yung ating napakaunang na graph. So, ito din yung isa. Ayan, successful po yung ating first na na-graph na mga crested dito sa ating mga ano, albo ata to guys, albo. Ayan, malalaki na sila. So ito ay ano, maganda yung kanyang pagka ano, crested kasi ganyan. Kasi yung isa ano siya, nawala yung pagka crested. So ito maganda din. Maganda din yung kanyang form. Ayan, sobrang ganda. Parang ano siya, yung corals. So, heto naman ay, ayan, medyo nawala yung kanyang form. Kasi, ayan, yung isa medyo tumaas. Ayan. So, ayaw ko siyang putulin kasi baka mag-custom rat or magkarat yung ating crested. So, hayaan ko munang ganyan yung ating plant. Siguro pag wala ng ulan, pwede na natin siyang i-cut, then itanim natin siya sa magandang paso. So ito guys yung ating mga mother plants. So sa nakikita natin, marami na siyang sugat. Ayan, so hindi muna ako mag-graph ngayon kasi maulan, baka masira yung ating cuttings. So yan, pinapadami ko siya kasi pag ano nag-cut tayo dito sa ating mga mother plant ay ano naman po, dumadami yung kanyang branches. So ito din hindi siya naging successful. Ano kasi to guys, parang after ko na i-graph to, maulan eh. So siguro na ano siya. Heto medyo kumapit na siya. So hahayaan ko muna yung ating mga rootstock. So, ito naman ay pwede nating itanim yung ating mga cuttings. So, ganun lang yung ginagawa ko. Pag hindi siya successful, ayan, tinatanim ko siya dito sa ground. And then, mga siguro mga after 1 month, ayan, magiging okay na. Magiging malaki na yung ating mga cuttings. So, marami tayong mga cuttings dito, guys. So, heto yung ating, yan, heto yung na-cut ko before. So, hindi siya naging successful. So, ang ginawa ko, ayan, tinanim ko sila dito, ayan. Medyo kapit na yung ating plants sa lupa. Ayan, yan, meron na po siyang roots. Pag ganyan, medyo hindi na siya mahila. Meron na po yung roots. So, ganun lang, para hindi naman po masayang yung ating mga cuttings. Ayan. And then yung iba natin dito guys, ayan, medyo matataas na po yung ating rootstock. So, heto pwede na natin siyang taniman after siguro ng ano na, pagiwala na pong ulan. So, heto yung medyo maselan yung ating mga ghost, euphorbia ghost plant. Ayan. Heto yung sila yung pag maulan, medyo maselan guys kasi nabubulok po talaga yung ating euphorbia. Ayan yung iba nating euphorbia dito. Mabilis silang lumaki eh pag ano, palagi pong maulan. So ang ginagawa ko, hindi ako nagdidilig pag sa hapon kasi maulan. And then kinaumagahan medyo may araw, so hindi tayo nagbibigay ng water. So, hintay nating, ayan, heto. Ayan, sa, ano naman, lagi siyang naulanan. So, ang nangyayari, nagka-root rats, and then stem rot yung ating ghost plant. Ayan, euphorbia ghost plant.
So, ganyan po kasalan yung ating ay yung albo natin, guys. So, ganyan po siya kasalan. Pag lagi po siyang mabasa ng ulan, so, nagkakarat po. Nagka-root rot po yung ating plant. Unlike dun sa ano lang, ordinary na euphorbia. So, yan. At heto yung nagka-stem rot. So, tanggalin na natin para hindi po magkalat yung fungus sa lupa. And then heto, ayan, gusto ko siya ikat, mamaya ikat natin siya pag meron ng araw. And then yung iba naman ay medyo okay, pero hindi talaga maganda yung ating mga euphorbia pag palagi pong maulan dito sa ating location. And then yung ating aloe, ayan, tumaas na. So kailangan na natin siyang ikat. So ang gagawin ko dito sa ating mga aloes ay siguro itatanim ko sila sa pot. Kasi pag direct sa lupa ay mabilis po silang dumami. So ito guys, yung ating na-graph din. So medyo okay naman, kapit na po siya. Kasi pag nag-graph ako, hindi ko na siya nilalagyan ng tinatali. Ayan, heto ay successful na guys, kasi meron na siyang panibagong usbong. Ayan, okay na yan siya. Ayan, meron na siyang bagong pausbong. Ayan, heto, pakapit na siya. So, pag kapit na yung ating cutting sa ating rootstock ay okay na po yan. So, wag lang nating diligan palagi. And then, sana ay maging tuloy-tuloy na yung kaniyang pag-usbong. And then, heto guys, hindi siya successful. Ayan, kasi yung rootstock niya, medyo matanda na. So, yan, itatanim natin yung ating cuttings. Pwede pa naman siya itanim. So, yan guys, yung ating mga bagong na-graph na euphorbia dito sa ating And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.